yung mga usap-usapan, may discussions of impeachment daw po laban kay VP Sara Duterte. Kamusta? Ano po? I heard that this morning, pero so I immediately, being the Deputy Majority Leader for Communications, and I know that matatanong ang Congress, so I opted to call the leaders, Kong Saldi, hanggang kay Speaker, to ask them what's going on, if there's such a thing. And wala eh. Hindi yan natakel, walang pinag-usapan, no such thing na pinag-uusapin ng mga party leaders or house leadership. Kasi ang sinasabi, wala at this point, wala namang nakikitang impeachable offense na ginawa ang VP. Alam naman natin yung mga grounds ng impeachment. At this point, wala eh. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Siguro may gumagawa lang ng intriga, pero at this point kasi wala namang nakikita na the Vice President did something wrong na impeachable offense. Ngayon kung yung tatanong ninyo na what about in the future, kasi may mga narinig din kami kanina, well, titingnan natin syempre yung substance, diba? It's always, ano ba ang laman ng impeachment? Kasi anybody can file impeachment eh. Anybody, kahit sinong tao po pwedeng magsampa ng kaso, impeach. Eh, titignan siyempre yung substance, kung may body, kung nandoon ba yung mga ingredients na violation of the Constitution, treason, yung loss of public trust, kung may mga ganon. Pero kung wala namang ganon, then we will just, then Congress will just throw it away, will not entertain it. You guys covered the Congress before. May mga impeachment na mga finale sa mga iba't ibang official. Pero it did not work kasi nga dadaan pa rin yan sa isang committee para reviewing kung may laman ba talaga, may substance yung impeachment. And yan, wala naman tayo nakikita. Wala nakikita ang House leadership na the Vice President violated something. Iniintriga lang siguro. That is our answer. But you said in the future, if ever. Still, kung may mag-file, we still have to look at the substance. Hindi naman pwedeng i-entertain lang agad ng Congress. We cannot just like, sige, let's do this. No, kasi it will be unfair for her. It will be unfair for other officials na pag sinampahan mo ng kaso. Ang problema pa sa ating kaagad, nagkakaroon tayo ng trial by publicity. Wala pa yung mga ebidensya. Ay, naku, i-impeach na yan, tatanggalin na yan. No. Congress will always be partial. We will always review all the evidence na isasubmit sa atin. Pero there's always a ground for impeachment. Ngayon, kung wala yun, mga substance, ano ang purpose, di ba? Sasayang ng oras yung Congress, kawawa din yung official, di ba? So how we talk to Speaker Romualdez as well? And yung, I mean, clearly po, miss na natin yung allegation po ni Kong Castro na merong discussion of impeachment. Definitely. I don't know where Kong Castro got it. Kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nang galing yon. And I found out nga, nagsabi sa akin ng media na galing kay Kong Castro. So I asked if my bosses and the people upstairs are saying like, walang ganon, wala naman. Kasi I would know. Every time kasi pag nag-uusap yung house leadership, mga political party leaders, kasama ako because I'm in the communications. So far, wala naman. Walang pinag-usapan ng ganon. Wala at all. Kasi wala rin naman talaga makita. Kahit na may magsampa ng kaso, siguro hindi siya uusad. Magbabasura lang because wala naman talagang violation ng Vice President. So, pero yun nga sinasabi. How about kung in the future, kung meron, di ba? We will entertain. Pero kung wala naman, sayang. Alam mo naman, ang dami ng impeachment na finalit sa Congress. Yung iba nag-prosper, yung iba hindi. So, ganun din. We have to look at the substance. Kung meron siyang substance, nandoon yung mga sinasabing impeachable offense, then we will entertain. Pero kung wala, like right now, wala naman talaga. So, sayang. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House, na kung sino man yan. So, but for now, I can tell you and I can assure you po na there is no such thing, yung plan ng impeachment versus the Vice President.
So sir, yung pong binanggit po ni Congresswoman Castro na tinitingnan possible na impeachable offense or complaint is about dun sa confidential funds transfer ng 2022. So for the House leadership, hindi yun enough para maging paghugutan ng impeachment? Kailangan siguro, as I was asking yung mga senior members of Congress, yung mga matatagal na rito, sabi niyang ganun, di ko sana yung sa CIF pa lang, dapat nag-file ng kaso. Pero, hindi. Parang it's not enough. Parang hindi, it will not hold water. Hindi siya ganun kalakas na pwede. Siguro, baka kung may mga in the future, other facts, details, then that will be different, di ba? Pero for now kasi, wala eh. Kung ano-anong impeachment because of CIF, will that be enough substance? I don't know. It will still have to be reviewed. Pero like what the leadership is saying, there's none. Walang pag-uusap, walang plano. Pagbalik namin sa Lunes, pagdating ni Speaker, no such thing, no impeachment right now versus the Vice President. Oh, I understand na meron po nakabimbing na yung sa Korte Suprema po. May grupo po man na nag-file versus nga po dito doon sa pag-transfer po, illegality na kine-question po before the Supreme. So are we like maybe considering waiting for we have to wait actually in summon siguro ng Supreme Court, then tsaka we will have to answer kasi right now sa media lang nakita ng Congress na may nag-file nga. We have to have a document or piece of paper na kung kailangan nating sagutin, this is sagutin because kasama yata din si House Speaker doon as one of the respondents. So, sasagutin naman yun. When the time comes, we'll just have to wait for the official documents. Ay, sir, yung Duterte camp, parang may binabanggit sila dahil sa series of events, yung confidential funds, yung pong kay dating Senator Lila de Lima, tapos ngayon itong nagpapaingay ng impeachment complaint sa kusapan against the DP. Ano pong analysis sa House leadership patungkol po dito sa mga pangyayari ito na meron daw pong kinalaman sa pag-iba sa Duterte? Intriga. That's what I can say. And that's what everybody, the leadership will say, intriga. There's something na the House is going after the Duterte family. Ano namang kinalaman ng Congress sa pagpababigay ng piyansa kay De Lima, legislators kami, di naman kami judikatura, di ba? We're not in the judicial process or system. So, hindi naman namin hawak si judge. So, how can that be, di ba? Tapos, yung sinasabi na yung kaso ni Duterte, again, korte naman na nag-entertain, hindi rin naman kami nag-file ng kaso, kundi isang kasama namin na ika nga na-offend, natakot dun sa statement, pero it's not the entire House ang nagdemanda, di ba? So, tapos tinanggap ng korte. Kaya nga, sinasabi natin na iniintriga, talagang merong forces na pinagsasabong yung Camp ni Duterte at saka ng Congress o ni Speaker. Pero kung totoo sila, sabi nga ni Speaker before he left and the advice sa House leadership, trabaho nilang tayo, we just keep on doing our job. Kahit anumang marinig natin, we'll just show to the public na we will just continue doing our job. Kasi nga sabi, may nag-raise. Sir, may intriga tayo. So what? Sabi niya, wala naman tayong ginagawa. So we'll just continue to do what we have to do. Last on my part na lang po. Can you define unity dito po sa Congress? Is it unity for Speaker Romualdez or unity against the Vice President? There's no such thing, ma'am, as unity against the Vice President, unity behind Speaker Romualdez. I believe that there's unity to move this country forward, di po ba? Yun din po hiling ng Pangulong Marcos, magsama-sama, na walang maiiwan. So that's what we are still following right now, and that's what our marching order from the Speaker, unite para sa taong bayan and move forward. Hindi yung unite behind the Speaker, unite versus Sara Duterte and her family. There's no such thing. I can tell you now. We are united. May mga statements nga si Speaker na we will just continue to do our job. And yun ang instruction niya before he left, going to the U.S. to do what we have to do. Continue to work and pass those laws na needed by the Executive Department. Thank you,
Thank you. Salamat po for the episode.